E una mayawa. So ngayon, no, nakikita nyo ngayon sa harapan nyo. Ito yung bagong nilabas ni Trinks ngayon, no, na MTB 29R. Ito yung tinatawag na 2022 Trinks BCT 1000. Opo. Tara, tibay-check na rin kung ano ang latest specs at description at kung ano nung pyesa ang nakakarga dito kay 2022 Trinks BCT 1000. Alright, let's go! Ito yung kanyang head tube, no, ni Trinks BCT 1000, no. Ang haba ng kanyang head tube ay 130 mm, no. Pagdating, mapapansin nyo, no, wala siyang dugtungan. Alam nyo kung bakit, mga bayaw? Full carbon po ang buong batalya ni Trinks BCT 1000. Sa down tube po, makikita nyo, mga bayaw, no, ito po yung kanyang ICR, no. Tignan natin sa kabila kung meron din. Okay, may ICR din, no. Tapos, mga bayaw, pagdating dito sa harap, no, mapapansin nyo na ang kanyang head tube ay naka-tapered, no. Tapered po ang ginamit na headset sa kanya, no. 44 po yung taas. Pagdating naman po sa baba, 54 to 56 po ang ano nito, ang laki ng bunganga ng ano na to. Pero hindi pa po ito threadless, no, mga bayaw. Tapos, tignan natin yung kanyang top tube. Makikita nyo, ayan po, may BCT siya. Mataba yung kanyang frame, mga bayaw, no, hanggang sa kanyang seat tube, no, mapapansin nyo. Tapos, mga bayaw, pagdating dito sa part na to, no, makikita nyo yung kanyang cover, no, ng kanyang para sa seat tube at seat post. So, ayan, ha, makikita nyo. What else? Meron din po siyang dugtungan dito. At diretsong-diretso po ang kanyang seat stay. At makikita nyo na limited edition. Okay? Pagdating naman po dito sa kanyang chainstay, ayan po, may salita siyang Quest, no? Malalaman nyo po talaga na full carbon to, kasi bakit? Pagdating nyo dito sa part na to, wala po siyang dugtungan, no? So ito po ay full carbon, at makikita nyo rin po na ang mga frames po ngayon ni Trinks ay design in Italy. Ang maganda rito kay Trinks, no, meron silang 5-year warranty pagdating sa kanilang mga frames. Okay? Looking at the down tube, mga bayaw, paakyat. So, mapapansin nyo, may ICR siya rito. Meron pa siyang ICR dito sa taas ng kanyang down tube. Hanggang dito sa kabila, meron din. Okay? Tapos, eto naman po, yung Trinks na ano niya, no? Na decals niya. Hindi po ginamit sa kanya paint. Ang ginamit po sa kanya, decals, no? Magandang klase po yung ginamit ng sticker, 3M, no? Tapos, hindi po siya water sticker. Mahal na klase po ng sticker. Kadalasan, ito po yung mga ginagamit sa ano, car show. Yung kanyang mga sticker, kaya magandang maganda, no? Tapos, ito po yung kanyang lagayan ng battle cage. Dito naman sa part na to, ito po yung size ng kanyang frame, no? Yan. What else? Pagdating naman po, dito, sa kanya naman pong BB, naka-halotech na po ito na crank, no? At, kung mapapansin nyo po, pumiyok pa ako, threadless po ang kanya pong pasukan pagdating dito sa kanyang crank. Okay? Ito po ang brand ng kanyang crank na ginamit. Tapos, ang kanya naman pong ngipin ng kanyang crank ay 36 teeth. No? Naka-halotech po ito, 170 mm ang haba ng kanyang crank arm. 9/16 ang thread
ng kanyang pedal. Okay? Pagdating naman po dito sa kanyang chain, ang ginamit po sa kanyang chain ay 12 speed, no? Ni L2, no? Tapos pagdating naman po sa kanyang sprocket, ito po ay 12 speed. Ang pinakamaliit na teeth ay 11 teeth. Ang pinakamalaki naman po ay 50 teeth. Okay? Patunogin natin, hindi po siya tunog mayaman. Okay? Pagdating naman po sa kanyang RD, ito po si L2 A12, no? Ang ginamit sa kanyang pulley, mga bayaw, no, 11 teeth lang, no? Hindi po siya gumamit ng big pulley. Tapos pagdating dito sa kanyang tinidor, ang tinidor niya ay air shocks na po, no? Ang kanya pong stanchion ay 34 ang taba. Pagdating naman po sa kanyang travel ay naka 100 mm po na travel. Naka-remote po to, no, mga bayaw. Ito po yung trigger ng kanyang remote. Ito yung kable papunta rito. Ito yung kanyang remote. Pagdating dito sa part na to, ito naman po yung kanyang preload, no? Usually po sinasabi ko sa preload, pag maghahangin po kayo ng tinidor, meron pong specific na special na pambomba na ginagamit dito, no? Hindi lang po basta-basta hinahanginan yung mga fork. Kailangan po yung timbang ng rider magko-correspond dun sa PSI na ikakarga mo sa tinidor. Hindi lang po basta hangin lang tayo ng hangin. Kung ano yung weight ni rider, may karampatan pong katapat yan pagdating sa PSI na ihahangin nyo sa tinidor. Okay? What else? Ang kanya naman pong hubs ay quick release na po. Alloy ang kanyang hub, naka quick release. Ito pong kanyang front na kanyang rotor disc ay 180 mm, no? Bolt type po to. Tapos liliko natin ng konti para makita nyo, mga bayaw. Ito namang part na to ay ang kanyang kabitan ng caliper para sa kanyang hydraulic brakes. Post mount to post mount na po ang kabitan ng kanyang hydraulic brakes. Nakikita nyo, di ba? Ayan din yung mga tornilyo nung kanyang rotor disc at quick release. Okay? Pagdating naman po dito sa kanilang rim, no? Ang rim na to ay si Quest, no? Branded to ni Trinx. Naka double wall to na rim, alloy, may mga decals pa. Tapos pagdating sa kanyang mga spokes and nipples, stainless lang po, pero namamagnet pa rin, no? Ang gulong na ginamit ay si Maxxis po, at ang size niya ay 29 by 2.20. Icon po yung model. Okay? Tapos pansinin nyo yung knobs yung kanyang mga gulong, pino lang po, no? Hindi naman sobrang lalaki nung knobs niya. So okay na okay to pang cross country, lalo na pang long ride, no? What else? Makikita nyo rito yung kanyang interior na ginamit, Presta bulb na po, no? So okay na okay to pang long ride, naka Presta bulb kayo. Pero kung plano nyo maglagay dito ng shredder bulb, hindi pa pwede kasi maliit yung butas ng rim. What else? Tignan naman natin dito sa part naman ng kanyang seat post. Naka-alloy na po, no, yung kanyang seat post dito. Alloy na. Tapos ang kanya naman pong bracket ng kanyang upuan ay bakal pa, no? Tapos pagdating sa kanyang upuan, Trinx din po ang brand. Pero ang ginamit dito synthetic rubber, no? So magandang material, weatherproof na po. Pwedeng maulanan, hindi humihigop ng tubig. So all weather naman yung kanyang upuan. Okay? Pagdating sa insertion ng kanya pong seat post, ang insertion po ng kanyang seat post ay 31.6. Ang haba naman po nito ay 350 mm. T6061 T6 alloy po ang pagkakagawa ng materials ng kanyang seat post. Ito naman po yung kanyang pedal, no? Ang pedal naman po niya ay alloy, pero hindi po silvering, walang kakwenta-kwenta. So, just in case na gusto niyong palitan, palitan niyo na lang po, okay? Para ano, para mag-upgrade na lang din po kayo, no? What else? Pagdating naman po sa kanyang cockpit set, ito po ang kanyang cockpit set. Ang manibela niya po from dito to dito, ang haba po niya ay 740 mm. Alloy po, 31.8 ang clamping po ng kanyang stem. Tapos ang stem naman po niya, ang haba ay 60 to 70 mm. Alloy rin po. Okay? Ang kanya naman pong hydraulic brakes,
ay Tektro ang ginamit sa kanya, no? At ang kanya naman pong shifters na ginamit ay si L2 AX. Opo, 12 speed po ito. Sa grips, ganda, napakaganda ng kanyang grips, masarap hawakan, pang long ride talaga, may alloy ends pa, no? Makikita nyo naman, magandang maganda talaga ang pagkakatirada dito kay 2022 Trinks BCT 1000, no? So ngayon mga bayaw, no? Looking at the bike itself, ito po si Trinks BCT 1000 na MTB 29er. Dito nyo po yan mabibili, no? Kaya E2K Marketing. Dito po yan sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Alright? So sa mga subscribers ko, please like, share, and subscribe Dynaboy TV para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, latest bike shop visits, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world. Alright? Sa akin din pong mga kaibigan dyan na OFW all over the world, lalong-lalo na po siyempre sa Switzerland, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa UAE, sa USA, sa Canada, sa New Zealand, sa Germany, sa Italy, sa Spain, lalong-lalo na sa Asia, sa Japan, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dynaboy TV. And lastly, alam kong atat-atat kayo kung magkano ang presyo ni Trinks BCT 1000. Ito po ay nagkakahalaga ng 45,000 pesos. Opo. So till then, this is Dynaboy TV saying peace out. Another outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang locks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.